Hello po, magandang araw po sa inyo mga kabraso. Ito na naman po si Tatang Jo upang magpapabot na naman ng mga mensahe pa rin tungkol pa rin po sa pangkalusugan. Ang pag-usapan po natin sa ngayon mga kabraso ay tungkol po sa kahoy o halaman na kamyas. Kilala po ba niyo ang kamyas? Tinatawag sa Bisaya na iba. At ang iba nito o kamyas ay mayroon siyang malaki ang benepisyo o tulong para sa ating pangkalusugan. O kung minsan nga kinakain lang ng karamihan sa atin, kumuha lang sila ng bunga nito at nilasawsaw sa asin o kaya kinakain na lang. O kaya ang iba naman, ginamit nila pang paasim sa mga niluto nilang ulam, yung kamyas o kaya iba. Alam ko ba ninyo mga kabraso na ito ay malaki ang tulong sa ating pangkalusugan? Pero bago yon, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Jo TV. Ito po ang pag-usapan sa atin ngayon na ang kamyas na ito ay malaking tulong doon sa mga tao na inuubo o kaya sinisipon. Alam po ba ninyo na ito po ay nagtataglay ng mga vitamina? Mayroon siyang vitamin B, vitamin C at vitamin A at mayroon siyang iron at mayroon siyang antioxidant. Kaya kapag tayo po ay inuubo, matutulungan po tayo nito na tumitigil kapag tayo ay kumakain o gagawin natin nito para matulungan tayo doon sa ating ubo. Pwede natin siyang gawing Diyos o atin siyang durugin o kaya ating blender o kaya tagtapos atin siyang basta gawin natin Diyos, iinom tayo umaga at saka hapon. Yun, matutulungan tayo doon sa ating problema kapag tayo po ay inuubo. Gagawin natin Diyos yun, yung bunga mismo, at matulungan tayo doon sa ating problema sa ubo. Tayo ba may problema doon sa diabetes natin? Mataas ba yung ating blood sugar sa ating katawan? Kapag mayroon tayong problema sa mga bagay na ito, ang gagawin lang po natin, katulad ng ginagawa, pwede natin i-blender yun, yung bunga na ito, at iinom tayo ng umaga hapon upang matulungan tayo kapag may problema doon sa diabetes o kaya para bumaba yung ating blood sugar natin. Ngayon, pangatlo, tayo ba ay may problema sa rheuma? Kapag tayo ay may problema sa rheuma, ang gagawin natin, kumuha tayo ng dahon ng kamyas. Dahon ng kamyas at yung bunga ng kamyas, pipitpitin natin iyon, durugin, kapag kumatas-katas na, yun, ipapahid natin doon sa parte ng ating kung saan yung may rayuma, ipapahid natin yun. Kung sa tuhod, ipapahid natin doon sa tuhod. Yung pinitpit natin na dahon at saka yung bunga at upang matulungan tayo doon sa ating problema sa rayuma. Yun. At pang-apat mga kabraso, kapag gusto tayo na magpapayat, yan. Kapag gusto tayo magpapayat, yan ang gagawin natin, iinom din tayo, gawin natin juice yun, at gawin natin juice, tapos iinom tayo ng umaga hapon din kapag gusto nating pagpapayat nito. Sapagkat matutulungan tayo ng mga bagay na iyon. At mayroon ba tayong problema sa tagihawat? Yan. Mayroon ba tayong mga tagihawat dito sa ating mga pisngi? Oo. May mga tagihawat ba tayo nun? Ang gagawin natin mga kabraso, kumuha tayo ng bunga nito, dudurugin natin yon. Pagkatapos, ipapahid natin doon sa ating mga tagihawat o sa ating mukha kung mayroon doon. Sapagkat mayroon siyang antibacterial property. Kaya matulungan natin, maaring matulungan o kaya masugpo natin yung mga bakterya na umiiral o kaya nagkaroon doon sa mga tagihawat natin.
Kaya maalis yon para matulungan, gagawin natin, dodorogin natin yung bunga, pagkatapos ipahid natin dito sa mismo mga party na mayroong tagihawat para matulungan tayo. Pang-anim, problema ba tayo dahil sa ating labi? Maitim yung ating labi dito. Kung gusto natin na maputi ito, ibalik sa normal na medyo mamula-pula yung ating labi, kumuha tayo ng bunga nito, putulin natin yung bunga, tapos yan natin ipapahid doon sa ating labi. Gawin natin yon sa umaga at hapon. Yon, maaring matulungan tayo para bumalik sa normal yung kulay ng ating labi. Ano pa? Mayroon ba tayong lamig sa katawan? Mayroon ba tayong mga pasma sa ating katawan? Ganito ang gagawin natin, mga kabraso. Kumuha tayo ng dahon ng kamyas, kumuha tayo ng isang paklang na dahon, himayin natin yon. Kumuha rin tayo ng mga ilang dahon ng oregano, ilaga natin iyon, tapos kapag ang ating parte na masakit, may pasma doon ating tuhod, ipanghinaw natin doon sa parte na masakit, ipunas natin doon. Yon. Pero kung ang ating buong katawan ay masakit, at yun ang problema natin, buong katawan may masakit ang ating katawan, pwede natin siyang ipanligo sa buong katawan para matulungan natin yung dahon mismo ng kamyas, pagkatapos yung ilang dahon ng oregano, pakuluin natin yon sa loob ng 10 minutong kulo, pagkatapos palamigin, tapos yun e pwede mong ipanligo. Kung ang katawan mo lang ang masakit, doon sa mga bayawang, punas mo doon sa buong bayawang mo. O pero kung ang buong katawan mo ang problema mo na may pasmado, pwede mo siyang ipanligo. Yung medyo maligamgam ng kaunti siya. Yon. Na malamig-lamig na yung kaya nyo ang init. Di ba? Ano pa? Kapag may problema tayo doon sa lagnat, kapag nilalagnat tayo, patindi yung lagnat natin, kumuha tayo ng bunga. At pwede natin gawing Diyos ang bunga nito, pagkatapos painumin natin ang tao na mayroong lagnat para matulungan siya na bumaba yung kanya mismong lagnat. Yon. Kapag naman ang isa ay mayroong almoranas, di gagawin niya, kumuha siya ng dahon ng kamyas at iinom siya nito umaga at hapon para matulungan siya sa problema niya doon sa almoranas. At yun lang, mga kabraso, ang nais kong ipaabot sa inyo. At sana maraming salamat doon sa mga nagsubscribe sa akin. At yung mga hindi pa po nakapagsubscribe, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Jo TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.